matagal nang ninais ni Rizal na gumawa ng isang libro. Sa pagpupulong ng Sirkulo Hispano-Filipino, binanggit niya ang kanyang ideya kung saan sa estilo ng isang antolohiya ay magkocontribute ang mga miyembro ng iba't ibang aspeto ng buhay sa Pilipinas. Mga kaibigan, ako ay may ideya. Magiging isa sa aktibidades ng ating sirkulo ang paggawa ng libro na talakay sa iba't ibang aspeto ng buhay sa Pilipinas nang tayo'y makilala. Ay, magandang ideya. Ay, oo nga, sangayin ako. Gayunpaman, hindi natuloy ang planong ito sapagkat sa tuwing babanggitin niya ito, ay parang laging may mga dahilan ang kanyang mga kasama. Interesting na isipin na kahit sa mga panahong iyon ay naranasan ng mga Pilipino sa abroad ang paghihirap ng mga OFW ngayon. Bukod sa pagiging homesick, ay nariyan ang kawalan ng solid na pagkatao. Lagi na lamang sila na pagkakamalang Chino o Hapon. At kung hindi man ganoon, ang tingin sa kanila ay hubot-hubad na katutubo. Marahil isa na rin sa mga dahilan kung bakit ninais ni Rizal na magpalimbag ng ganitong proyekto ay upang makilala ang mga Pilipino abroad na di lamang sila ganito. Kaya rin nilang makipagsabayan at makilala na Oriental Europeans kumbaga. Nakalulungkot lamang na hindi siya suportado ng kanyang mga kasama sa paggawa ng antolohiya. Bagamat hindi natuloy ang antolohiya, naunang ipalimbag ni Pedro Paterno ang ninay na tumupad sa naunang goal ni Rizal ang maikwento ang mga aspeto ng buhay sa Pilipinas. Hindi na pukaw ang kagustuhan ni Rizal na magsulat ng nobela. Sa kagustuhan na mag-iwan ng mensahe ay tinuloy niya ito. Kaiba sa mga painting o musika, limitado ang mararating na nobela depende sa wikang gagamitin. Bukod pa dito, hindi katulad ng mga painting o musika na pwede mong interpretin depende sa iyong paningin, mas direkta ang mensahe ng isang nobela. Magiging delikado ito para kay Rizal. Nakatutuwa ulit isipin na kahit may pera at edukado si Rizal, kahit na naipadala siya na siya sa Europea, ay sensitive pa rin siya sa mga dinaranas ng kanyang mga kababayan. Si Rizal ay isang henyong estudyante. Bukod sa pagsulat ng nobela, ay patuloy ang kanyang pag-aaral ng ophthalmology. Sa paglaon ay matagal pa niya makukuha ang kanyang lisensya sa medisina at hindi niya rin isasubmit ang kanyang doctoral thesis. Si Rizal ay may angking talento at marahil dahil na rin dito ay marami siyang gustong gawin. Minsan ay para bang gusto lang talaga niyang matuto kaya kung ano-ano ang kanyang inaaral. Ang pagkauhaw niya sa kaalaman ang nagtulak sa kanyang mag-aral ng iba't ibang lengguahe. Spanish, Arabic, Hebrew, Greek, German, marami siyang gustong aralin. Siguro ay kaya hindi rin siya ganoon kapursigido i-practice ang ophthalmology dahil gusto lang talaga niya ang pag-aaral at nag-aral lamang talaga siya para sa nanay niya. Sa Paris ay nag-aral si Rizal ng ophthalmology sa ilalim ng kilalang doktor na si Louis de Wecker. Sikat at magaling si Dr. de Wecker at kasama niya doon sa klinika ang iba pang mga assistants na French, German, Italian, South American, Greek, Spanish, at Polish. Salamat, Doktor, sa pagpayag niyo maging estudyante niyo ako. Darion, Jose. Buset, Rufine, You are a fine and industrious gentleman. I want to introduce you to your colleagues. Here they are. They are from France, Germany, Italy, South America, Greece, and Poland. You will learn a lot during your stay here. We receive about 50 to 100 patients with around 10 major operations a day. Thank you, doctor. I'm looking forward to it. Sa loob ng 6 na buwan ay na-master na Rizal ang teknik ng pag-opera sa mata.
Nais na niya tumuloy sa Germany upang pag-aralan naman ang teknik ng diagnosis. Hindi man ganun kapopular o kagaling na surgeon si Dr. Otto Becker, maganda ang kanyang reputasyon sa Germany at marami na siyang naisulat. Welcome, Riza! Halika! Tumuloy ka! Tuwang-tuwa si Rizal sa Germany para bang dito niya nahanap ang kanyang ikalawang tahanan. Mahal kong Trinidad, gustong-gusto ko ang enerhiya dito sa Germany. Maayos ang pamumuhay nila dito. At sumusunod pa sila sa mga batas. Ang mga nakakasalamuha kong estudyante ay modest at respectful. Hangang-hanga din ako sa mga kababaihan dito. Seryoso sila at masisipag, lalo sa pag-aaral. Kapag sila'y dadaan sa kalsada, ay hindi nila alintana ang mga kasabayan nilang lalaki. Iniisip lamang nila ang kailangan nilang gawin. Hindi rin sila maluho sa pananamit at alahas. Kaya nilang may pagsabayan sa mga lalaki at sila ay mga edukada. Marahil sa Germany ay natagpuan ni Zal ang kanyang ideal na society. Dito ay may access pareho ang mga kalalakihan at kababaihan sa edukasyon. Isang bagay na lubos na pinagpapahalagahan ni Rizal. Dito rin sa Germany, nakilala ni Rizal ang kanyang bagong kaibigan, ang protestanteng pastor na si Karl Ulmer. Lubos kong ipinasasalamat na kinakilala ko kayo. Kahit na ganito ang kulay ko, na madalas ay iso sa ibang Europeans, ay naging matalik na tayong kaibigan. Dito rin niya nakita ang magandang ehemplo ng religious tolerance. Ito si Father Bardolph, isang Catholic parish priest. Nakakatuwa na kahit magkaiba kayo ng paniniwala, ay kaya niyo pa rin maging matalik na magkaibigan at mag-usap ng mga ideya at views. Natutunan ko dito na irespeto ang paniniwala ng iba't ibang tao dahil dito ay sincere nilang opinions at views. Kabaliktaran sa inakala ng mga Spaniards, nas lalong binawasan pa ni Rizal ang mga pag-atake sa kanyang nobela. Ang pagiging tolerant ng mga Germans ang nagsanghi dito. Siguro ay kung ganito tayo sa Pilipinas, magiging mag-mess pa unlad at malaya ang ating bansa. Mabalik tayo sa nobela ni Rizal. Ano nga ba ang kinaiba ng Noli Metangere? Tila hango lamang sa ninay ang Noli. Pare-pareho ang tema at mga karakter na tila ba ay ginaya lamang nito ang kwento. Bagamat stereotypical ang mga karakter sa Noli at ginamit lamang na mouthpieces sina Elias at Ibarra ng internal conflicts and debate ni Rizal sa kanyang sarili, ang dapat talagang binibigyan na mas pansin ay ang mga minor characters. Sila ay mas importante sa pagsalaysay ng realidad ng ating bansa ng panahong iyon. Ang portrayal ng mga friars ng Noli ang tunay na nagpagkalit sa Spanish friars. Ipinakita rin ni Rizal ang realidad na napapansin niya kahit sa kanyang mga kababayan, hango sa tunay na karakter ng buhay. Makikita dito ang portrayal ng karakter niya na Kapitan Tiago, Doña Victorina, at Doña Consolacion. Kalokohan! Isang malaking kalokohan ang nobelang ito! Bakit mo sa amin sinisisi ang lahat? May ginawa ba kami masama sa inyo o sa pamilya mo? Wala naman. Talagang pinag-isipan at naral ko lang talaga ang sitwasyong politikal sa Pilipinas. At manapagtanto, ang friars talaga ang totoong hadlang sa reforma at progreso. Makikita dito na malawak ang pag-unawa ni Rizal sa mga nangyari sa Pilipinas. Kahit na pwedeng maging maganda ang buhay niya sa Europa, ay hindi na hinanga dito para sa kanyang bayan.
dahil din dito ay impartial ang kanyang pagtingin at pag-analyze ng political landscape sa bansa. May katotohanan talaga ang pagsasalaysay ni Rizal sa naganap sa Pilipinas. Ang mga praile ang tila ba Diyos-Diyosan sa mga pamahala ng mga barangay. Asa na ang mga taxes nyo? O kamusta yung eskwela na pinapatayo dyan? Napbasbasban na ba yan? O ano, bakit anulad lang kayo? Ituloy nyo ang paggawa sa highway. Hindi ko kayo dinidingin ang pagkumpisan nyo. Sige! Tuwing naman magkakaroon ng eleksyon ang bagong mayor, Metro ang nangyayari. Ah, inonomate ko si Katinyo. Sangayin ako dyan. Mag-edukado si Katinyo. Magandang umaga mga kaibigan. Ipinakilala ko sa inyo si Ka Lino. Nais ko siya inonominate sa pagiging municipal mayor. Ngunit wala siyang tinapos at malamang ay hindi alam ang responsibilidad na kasama ng posisyon. Siya ang gusto ko maging mayor at ako ang nag-aaproba ng mga pinapatupad dito. Kung hindi niyo siya iboboto, malamang ay magiging malaki ang ating problema dito. Kalunos-lunos at helpless ang pinagdaraan ng sitwasyon ng mga kababayan ng Rizal sa Pilipinas. Tulad ni Ibarra, ang tingin sa mga Pilipino sa Madrid ay pag-asa ng bayan. Sila ay mga representatives natin na mga kaibigan sa Madrid o di kaya ay pwede magsimula ng dialogo sa Cortes ng Espanya. Pero makikita natin sa mga debate nila na Ibarra at Elias ang pagiging open-minded ni Rizal tungkol sa solusyon sa ating mga problema. Hindi siya nagbigay ng specific na solusyon. Pero ang mahalaga ay sinimulan niya ang dialogo na importante sa pagbukas ng mga isipan ng mga Pilipino tungkol sa posibleng solusyon. Nais ko ng ipalimbag ang aking libro. Ngunit kailangan kong muna makahanap ng limbagan na mura. Tulungan kita na maghanap ng limbagan na makakaya ng budget mo. Maraming salamat! Salamat eh pa siya nung sa paggawa na lang ng 300 piso. Ngunit mali pala aking komputasyon at kulang ito. Kailangan mong tulungan kita. Makapahiram kita pa ng pera. Hindi. Wag na. Ayokong madamay ang aking mga kaibigan. Ayos ka lang ba? Hindi. Lagi ako nilalagnat sa gabi at inubo. May tuberculosis ba ako? Examine ko ang iyong baga. Mukhang wala namang problema. Mukhang physiological misery lang ito. Baka hindi rin nakatutulong na binigla mo ang katawan mo sa weightlifting. Salamat. Kailangan ko na ipagpatuloy ang pagganap ng limbagan. Tanggapin mo na kasi ang pinapahiram kong 300 piso. Sige na nga. Malaking utang na loob ito at babayaran kita kaagad. Sa wakas ay naipalimbag na ni Rizal ang kanyang nobela. At mabilis pa itong natapos sa inaasahan. Sa wakas! Ipapadala ko ito ngayon sa lahat ng aking mga kaibigan. Lumentrit! Viola! Juan Luna! Tignan nyo, papadala ko to sa ating mga kaibigan sa Madrid. Ngunit lumipas ang mahabang panahon at hindi pa rin nakaklaim ng mga Pilipino sa Madrid ang mga kopya ng libro. Sobrang nakaka-disappoint ang mga Pilipino na sa Madrid. Hindi pa rin nila kinakuha ang pinadala kong mga kopya. Kahit nabayad na at libre mga ngayon, ipinadala ni Rizal ang mga kopya ng libro sa Barcelona, Hong Kong at Pilipinas sa ibang-ibang distributors. Pero ang problema, hindi pare-pareho at walang standard sa presyo ang mga libro.
Marahil na rin dahil sa pagiging idealistic ni Rizal, hindi siya naging wais sa pagpapalaganap ng kanyang libro. Hindi siya kumita dito. Hindi niya rin tinatandaan kung gaano karaming kopya ang napapadalas bawat distributor. Si Rizal ay matalinong tao, ngunit may pagkastupido lalo na sa mga simpleng bagay na ito ay hindi niya nais pag-isipan. Maraming bumabatikos sa Noli. Nariyan ang pagkapalaganap ng pamphlets kung saan nagasagutan ng mga detractors at supporters. Isa na sa mga supporters na ito, si Father Vincent Garcia. Hindi man kita kilala personally, pero ikinatutuwa ko ang mga sinabi mo tungkol sa aking nobela. Alam ko ako'y pinasok at inaasahan ko na ang ganitong mga response sa aking nobela. Alam kong maraming magagalit, pero hindi rin naman nagkulang ang mga sumusuporta sa libro at dahil dito ay nagpapasalamat ako. Naiintindihan ko kung bakit nagagalit ang mga praile. Kung ako man, ang isulat na tulad ito ay magagalit ako. Maswerte pa nga't buhay pa ako eh. Ang tanging kong gusto lamang ay mabuksan ang mga mata ng ating kababayan sa pananakop ng Kastila. Nagawa ko ito sa pamamagitan ng Noli. Kung ano man ang medium na effective, wala na akong pakialam. Ang mahalaga ay nagawa at tagampanan ko ang aking tungkulin sa bayan. Nasimulan ko ang dialogo. Ngayon, kailangan natin ay pagpatuloy. Saka lang natin tunay na mahuhusgahan ang trabaho ang aking nasimulan. Fin.